Right, hello everyone. Hello, hello. Yung video ko ngayon, may kinalaman nito sa previous video ko na ginawa tungkol sa psychology ng pagka-bad trip. So kung hindi mo pa napanood yung video na yon, I highly recommend panoorin mo yon and then panoorin mo rin to, no? Pero okay lang naman kung hindi mo pa napanood yon, ituloy mo na lang din panoorin to, mamaya na lang. Okay? So in that video, sa psychology of bad trip, pinaliwanag ko doon bakit ba yung tao nababad trip, ano yung mga nararamdaman natin pag nababad trip tayo, and most importantly, ano yung pwede natin gawin para bumaba yung pagka-bad trip natin. O ngayon, itong video na to, how is this different from my previous video? This video is a good example kung paano ba i-apply yung tinuro ko doon sa previous video ng pagka-bad trip. At yung example ko dito, very biblical, kaya I'm sure makaka-relate yung mga manonood ngayon na nagbabasa ng Bible. So I want to relate the psychology of bad trip doon sa sinabi ni Jesus habang pinapako siya sa cross. Sabi niya, "Father, forgive them for they don't know what they are doing." I'm sure marami sa inyo familiar na sa passage na yan, pero ang konteksto kung bakit sinabi ni Jesus yan, nakapako siya sa cross. And as you know, in history, ang crucifixion is one of the most gruesome, pinakamatinding parusa na pwedeng makuha ng isang tao coming from the Roman authorities. Just to give you an idea gaano katindi ang crucifixion, no? Kung pagdaraanan mo to, talagang gugulpihin ka dyan. And Jesus underwent that. Talagang nakasulat sa Bible yan, no? Na ginugulpi siya, nilalatay siya ng mga masasakit na pangpanglatay. So he was in constant pain physically, and he was also mocked. Yun yung masakit, eh, no? So masakit na nga yung katawan ni Kristo dito, meron pa siyang psychological pain na nararanasan because marami nagta-trash talk sa kanya during this procedure. In fact, paulit-ulit sinabi yan, no, na halos lahat ng tao na nakapaligid sa kanya, tina-trash talk siya. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself if he is God's Messiah, the chosen one." In another passage, the soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." One of the criminals who hung there hurled insults at him, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." So can you imagine? Ang sakit-sakit na nga ng katawan mo, ang hapdi-hapdi na dahil sa mga hirap na naranasan mo, tapos kaliwat-kanan pa yung pagta-trash talk sa'yo. Diba? Talagang nakaka-bad trip yan. And to tell you honestly, ako bilang isang tao, no, if I'm going to put myself in the shoes of Jesus, talagang mababad trip ako. Imposibleng wala kang negative emotion against others na mararamdaman if you are in that situation. Again, constant body pain, tapos meron ka pang psychological torture, talagang mababad trip ka. But again, Jesus, in that passage, no, or in that point of history, hindi siya na bad trip. Kung babasahin nyo yung passage, walang trace na si Jesus na bad trip siya kahit konti doon sa mga tao na gumagawa niyan sa kanya. So that's the question. And I think it's a very good psychological question. Bakit hindi na bad trip si Jesus during these times na nararanasan niya ang mga ito? Kasi magpasalamat tayo na si Jesus hindi siya na bad trip. Alam niyo bakit? We know what Jesus is capable of doing kung na bad trip siya. Diba? Ano yun? Ano yung kayang gawin ni Kristo kapag na bad trip siya? Matthew gives us a clue. Remember this scene in the Bible? Nung hinuhuli siya ng mga soldiers, nagalit si Pedro, hiniwa niya yung tenga ng isa sa mga soldiers na humuhuli kay Kristo, but what did Jesus say? Pinarelax niya, pinatahan niya si Peter. And he said, "Don't you know that I could call on my Father for help, and at once He would send me more than 12 armies of angels." At totoo yan, meron talagang ganyang kakayanan si Jesus kung na-bad trip siya. And can you imagine kung na-bad trip si Jesus? If Jesus lost it,
na bad trip siya at tinotoo niya to. Nagtawag ng 12 armies or in some translations, 12 legions of angels. Ano mangyayari? Durog ang lahat ng huhuli sa kanya. Durog ang lahat ng tao during those times. And that's not good. Kasi kung nabadtrip si Jesus, dinurog niya lahat ng tao, tinawag niya yung 12 legions of angels na yan. What does that mean? In Christianity, walang crucifixion, therefore, walang resurrection, therefore, walang salvation of the souls. Kaya buti na lang talaga, during those times that Jesus was struggling, hindi siya nabadtrip. Diba? Pero yun nga yung tanong, no? Mag-focus tayo sa tanong, what's with Jesus na hindi siya nabadtrip? Well, if you will connect this doon sa previous video ko, kasi naiintindihan niya why these things are happening. That's the keyword. Because he can understand. Kaya hindi siya nababadtrip. Naiintindihan niya kung bakit ginagawa ito sa kanya ng mga tao. Very quick review sa previous video natin on the psychology of bad trip, no? Paano mo masasabi na naiintindihan mo yung tao kapag nakoconnect mo yung mga dahilan kung bakit ginagawa ng isang tao yung behavior na ayaw mong ginagawa niya. Nagigets nyo? So, alam mo kasi yung dahilan bakit niya ginagawa yung behavior na kinababadtripan mo. Yan yung ibig sabihin kapag sinabi mong naiintindihan mo siya. Nakoconnect mo. Ito yung bad trip, ito yung ginagawa niya na nababadtrip ako, pero alam ko kung bakit niya ginagawa yan. Alam ko yung mga dahilan, the reasons. Kapag na-connect mo yung dalawang yon, the reasons and the negative behavior na nababadtrip ka, then we can say na iintindihan mo yung taong yon. And that's exactly kung ano ang ginagawa ni Jesus on the cross. Bakit hindi siya nababadtrip doon sa mga soldiers who were mocking him? Kasi na-connect niya, naiintindihan niya. Na kaya itong mga taong ito, pinapako ako sa cross, kaya itong mga taong ito, tinatrashtok ako, kasi may dahilan. Jesus knew the reason. And what is the reason? Isang word lang naman yan eh. What can Jesus see? How does Jesus understand these behaviors of people around him? Isang salita lang yan, kasalanan, sin. Na-connect niya na itong mga taong to, kaya nila ginagawa yung mga bagay na yan because they are spiritually blinded by the sin. Diba? Kaya hindi siya nababadtrip kasi alam niya saan nanggagaling yung mga behaviors ng mga tao na gumagawa sa kanya ng mga negative behaviors. So itong sundalong to, bakit niya ako pinapako sa cross? Because of sin. Etong mga taong to na nagtatrash talk sa akin, the rulers, the Pharisees, the Sadducees, bakit sila ganyan? Kasi in their hearts, they are blinded by sin. Ito ang mga taong to, yung mga katabi kong mga kriminal. Bakit nila ako tinatrash talk? Again, the word is, he can connect that to sin. Alright? So, naiintindihan ni Kristo kung bakit yung mga taong yan ginagawa sa kanya yung mga to because in his head, on that cross, now we understand ano ang nasa utak ni Kristo na kukonnect niya yung dalawa. He can understand that all these things are happening. These people are behaving this way. Kaya nila ginagawa at pinagsasabi yung mga yan because of sin. Because these people are spiritually blinded. He can understand. Kaya siya hindi na bad trip. Kaya hindi siya nagtatawag ng 12 legions of angels para tulungan siya at durugin yung mga tao na yan. Diba? Kaya nga, itong idea na to, no, later on, it's confirmed sa libro ng Hebreo that Jesus is the great high priest na ano? Anong kayang gawin ni Hesus? Nakakaunawa siya sa ating mga kahinaan. So yung word na yan, nakakaunawa, actually, mas malalim to sa word na naiintindihan, no? Pero you get the point. Oh, bakit hindi siya nababadtrip on the cross? Kasi nauunawaan niya where people are coming from during that time. Kaya wala siyang kabahid-bahid ng negative emotions against those people. At ano ang nangyayari? Again, ano ang nangyayari kapag ang isang tao o kapag nauunawaan natin yung isang tao na kinababadtripan natin? Diniscuss ko rin yan sa previous video, yung ating intensity. Yung intensity ng ating pagkabadtrip. Kapag nakoconnect natin yung dahilan
sa kinababadtripan natin, ano nangyayari? Humihina yung pagkabadtrip natin. And you remember this picture, no? Imagine niyo itong baby na to, malakas umiyak, nagwawala, pero binigyan mo ng pacifier. Yung pacifier na yan, ito yung understanding. Ito yung pagkaunawa, ito yung pagkaintindi. Kapag naiintindihan mo yung taong kinababadtripan mo, nakokonect mo yung dahilan kung bakit siya ganun, humihina yung pagka-badtrip mo sa kanya. And we saw that on the cross. Diba? Going back doon kay Kristo, ang nakakamangha pa dito, nakaka-amaze, si Jesus, hindi lang siya basta-basta hindi na-badtrip. He went beyond that. Diba? Ano pa ang ginawa ni Jesus? Hindi na nga siya na-badtrip, nagpatawad pa siya. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And for me, no, personally, this is very relevant. Napaka-ano nito, napakatindi ng realization na pwede nating makuha dito. Eh, ano ngayon? So, hindi na bad trip si Jesus to the point na nagpatawad pa siya. Bakit? Because he is divine. Ganon katindi yung pagkakaintindi niya sa tao. Yan ang pinagkaiba ng divine understanding sa mortal understanding. Yung mortal understanding, tayo-tayo mga tao yan, no? Yung pag-iintindi natin sa tao, minsan, hindi nakakababa ng, o hindi nakakawala ng pagka-badtrip natin. Diba? Sabi ko sa previous lesson, kapag naiintindihan mo yung tao, you know where the person is coming from, mababawasan yung pagka-badtrip mo. Pero may mga situations, kahit naiintindihan mo yung tao, badtrip ka pa rin. May nag-message sa akin yan nung nirelease ko yung previous video ko, no? Sabi niya, sir, bakit ganun? Napanood ko yung video mo, may kinababadtripan ako mga tao, and I understand why they are like that. Pero kahit nakokonect ko yung reasons nila, bakit sila ganun, badtrip pa rin ako. Is that possible? Ang sagot ko, yes. Kasi nga, mga mortal beings tayo. Minsan, kahit naiintindihan natin yung mga tao na kinababadtripan natin, hindi totally nawawala yung pagka-badtrip natin. Minsan meron tayong limit. Naiintindihan man kita, badtrip pa rin ako sa'yo. Diba? Yun yung pinagkaiba ng divine understanding. Ang divine understanding, number one, ni konting trace of negative emotion against others, wala. Hindi mo matitrace kay Jesus. But more than that, hindi lang siya basta walang negative emotion sa iba. Ano pa ang ginawa? Nagpatawad pa. So sana na-realize nyo, no, yung gaano ka kalaking difference. Paano umintindi ang isang divine being compared to a mortal being. And Jesus is divine. Jesus is God himself. No? Kaya niya na kaya yan. Diba? Hindi na nga siya na bad trip kahit na in pain siya physically, kahit na may psychological torture siya, nagpatawad pa siya. And again, we go back to Hebrews. Bakit? Bakit siya ganun? Because he is the great high priest. Nakakaunawa siya kung saan tayo nanggagaling during that time that he was on the cross. Nauunawaan niya big time why people are doing this to him. Okay? So, one lesson na pwede nating matutunan in this short video is, again, napakahalaga talaga na i-practice natin yung kakayanan natin na umintindi. It takes practice. Diba? Hindi naman nadadaan yan sa isang kuhaan lang, no? So, kung madalas kang nababadtrip, again, ano ang dapat mong gawin? Practicein mo yung kakayanan mo na umintindi ng tao. Paano umintindi ng tao? Again, very quick review. Alamin mo yung reason kung bakit niya ginagawa yung behavior na ayaw mo o yung behavior na kinababadtrip mo. And in the previous video, pinaliwanag ko doon kung ano ba yung mga paraan para mahanap mo yung mga reasons kung bakit nila ginagawa yung mga behaviors na kinababadtrip mo. Pero syempre, in connection to this video, Jesus on the cross, talagang isang magandang halimbawa kung paano i-practice yung sinasabi ko dito, no, on how to manage our bad trip. What does he do? Bakit hindi siya na bad trip at hindi niya dinurog yung mga taong nagpapahirap sa kanya? Because he practiced understanding. Na-connect niya na all these things ginagawa sa kanya ng mga tao because yung mga tao is blinded, are blinded, I mean, by sin and by sin that cause spiritual blindness. Ayan.
So magandang halimbawa si Jesus talaga, no, on how to practice psychological understanding. So yun lang, na-realize ko lang yan na yung nangyari sa cross is a very good application of my short lecture on the psychology of bad trip. Alright, so hanggang dito na lang muna. Sir Howard here, salamat sa pakikinig. Until next time, have a great day and God bless.